Nagimbal po kasi ang buong katutubong grupo ho ng mga AITA dyan sa Hermosa, Bataan nang matuklasan po nila ang halos na agnas na... Nakakapanindig balahibo ang kumalat sa mga residente pati na rin sa social media dahil sa karumal-dumal umanong sinapit ng isang babae na hinihinalang buntis pa na pinagsaluhan ng ilang kalalakihan at pagkatapos ay binigti hanggang sa malagutan ng hininga. Tunghayan sa videong ito ang kalunos-lunos na sinapit niya sa kamay ng masasamang loob at haling ang kaluluwa na tumapos sa maganda sanang buhay nito kapiling ng kanyang magiging supling na kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan sa kahindik-hindik na pamamaraan na tapos ang kanilang buhay. Sino ang biktima at sino-sino ang gumawa nito sa kanya? Sa isang tahimik at maaliwalas na lugar sa sitio na matatagpuan sa bayan ng Hermosa sa Bataan, nakilala ang pamilya ni Aling Rosa, isang katutubong ita. Ang kinabubuhay umano ng mga ito ay ang pangangalaga ng kagubatan. Nagtrabaho siya bilang kasambahay at dito nakilala ang isang Chinese national na naging karelasyon niya at nagbunga ng isang batang babae ang kanilang relasyon at ito ang panganay na anak na si Angeli Charlotte Bulataw. Nagsama ang mag-asawa at hindi nga lang sila nagkasundo at nauwi ang kanilang relasyon sa hiwalayan. Muling nag-asawa si Aling Rosa at nabiyayaan ng 5 anak. Lumaki na isang mabuti at responsableng kapatid ang anak ni Aling Rosa na si Angeli. Subalit sa di inaasahang pagkakataon at dahil sa may itsura ang dalaga ay sa edad na 20 anyos ay aksidenteng nabuntis si Angeli ng kanyang kasintahan at naging pagsubok na ang pinagdadaanan nito matapos mabuntis. Samantala, nagkarelasyon muli si Aling Rosa sa mas batang si Romel at tinutulan ito ng panganay niyang anak na si Angeli. Ang isa pang pagkakamali ng ginang ay noong patirahin niya ang karelasyon sa mismong bahay nila. Dahil dito, naglaya si Angeli at pansamantalang nakituloy sa isa nilang malapit na kamag-anak. Nagbanta umano si Angeli na magpapakamatay ito pag hindi pa niya hiniwalayan ang kinakasama ni Aling Rosa kaya napilitan ang ginang na hiwalayan si Romel. Sa kabilang dako ay ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin bumabalik si Angeli sa tahanan nila kaya nagdulot ito ng kaba sa ina ng biktima. January 30, 2017, isang kapitbahay ang nagsabi ng nakakakilabot na tagpo sa ibaba ng isang burol. Bago daw nila ito puntahan, ay tumawag si Aling Rosa sa barangay para samahan siya upang suriin ang hinihinalang katawan na nakasabit sa isang puno. Noong makita ang nakabiti na katawan ng isang babae, namukhaan ito ni Aling Rosa ang kumot ni Angeli at nagtaka umano ito. Noong alisin umano ang taklob ay nakita ni Aling Rosa ang damit at bra ng anak niyang si Angeli. Naghihinagpis si Aling Rosa sa kanyang nakita. Positibong kinilala si Angeli Charlotte Bulataw ang katawan na nakasabi. Nagsagawa ng autopsy report sa katawan at ayon sa report ay hindi nagpatay ang biktima. Lumalabas na may foul play na matay ang biktima sa pamamagitan ng pagsakal o pagdi at may tama pa ito umano sa ulo na nagpapatunay na pinahirapan ng todo ang biktima bago wakasan ang buhay nito. Positibo rin sa ginawang investigasyon na ginalaw ang kaawa-awang si Angeli. Wala na sa sinapupunan ni Angeli ang sanggol na ipinagbubuntis niya nung matagpuan ito ayon sa pulisya. Sa mga panahong iyon ay 4 na buwan ng buntis si Angeli. Lahat ng ebidensya na nakita sa crime scene na pwedeng makuha at narecover ng mga otoridad. Nagpapatunay ang mga nakalap na ebidensya na sinadya umano ang pagpaslang kay Angeli. Ilang saksi ang nagbigay ng karagdagang impormasyon nung nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Ayon daw sa mga kapitbahay ay nakarinig sila ng may umiiyak at nanghihingi ng tulong na babae noong gabi bago natagpuan ang kanyang pangalabi.
hindi daw nila pinansin at akala nila ay sadyang maingay lang daw ang babae. Ayon naman sa ilang kaanak ni Angelique ay may motibo na raw ang mga lalaking suspect sa biktima dahil minsan ay nagsumbong si Angelique sa kanila na sinisilipan daw ang biktima kapag naliligo ito at nanliligaw para umano sa kanya ang isa dito. Ito ang pahayag na magdidiin sa mga salarin. Isang revelasyon naman ang binigay at isiniwalat mismo ng ina ng biktima. Ayon sa kanya ay gabi noong January 27, 2017, tatlong araw bago natagpuan ang katawan ni Angelique ay nakipag-inuman siya sa kasintahan nitong si Romel, sa bayaw nitong si Ricky, sa pinsan nitong si Melchor at sa isang alias Edwin at sa isang engineer na kasamahan nila sa trabaho. Ang mga sospek ay nagplano na lasingin si Aling Rosa at sapilitan umano siyang inaya umuwi sa tinitirhan nito at nagbanta pa umano sila sa kanya. Binantaan din ito na kung hindi daw sasama ang ina ng biktima na uminom ay anak daw nito ang sisipingan niya. Walang nagawa si Aling Rosa kundi sumunod na lang dahil sa takot sa banta ni Romel at ng mga kasamahan. Samantala, nung gabing yon ay umuwi si Angelique sa bahay nila upang makipag-ayos na sa ina at sa di inaasahan ay naabutan niya ang mga salarin na nag-iinuman sa kanilang bahay kasama ang kanyang ina. Hindi din inaasahan ng biktima na ang gabi ding iyon ay magtatapos sa kakilakilabot na pamamaraan ang kapalaran niya. Habang tulog si Aling Rosa dahil sa kalasingan ay sinuntok hanggang sa mawalan ng malay ang biktima at halinhinang ginalaw nila Melchor, Romel, Ricky at Edwin ang kaawa-awang dalaga na 4 na buwang buntis na walang kalaban-laban. Tila na alimpungatan daw si Aling Rosa. Ngunit dahil sa kalasingan ay hindi na niya nagawang tingnan ang nangyari sa anak. Alam niya daw ang nangyari ngunit lupaypay siya noong mga panahon na yon. Matapos makaraos ang 5 salarin at napagbigyan ang tawag ng kanilang laman sa pagpapakasasa kay Angelique ay napagdesisyonan na nila na idispatcha na si Angelique at tinalian nila ito sa leeg upang palabasin na nagpatay ito. Bago ito gawin ay isang bagay pa ang kanilang ginawa sa maselang bahagi ng biktima. Ito ay ang pagpasok ng isang matulis na kahoy sa puwerta nito na talagang nakakahilakbot. Ang dalaga ay pinalukbungan ng kumot at saka ibinitin sa hindi kalayuan ang katawan nito upang paniwalaan ng mga residente na nagpakamatay umano ang biktima. Kinabukasan, napansin na ni Aling Rosa ang kakaibang kilos ng mga kasama. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan na ang naaagnas na katawan ni Angelique. Ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga labi ay parang eksena sa isang horror film. Ubot-hubad ang labi nito, kumot lamang ang tanging nakasaklob sa ulo ng biktima. Talagang karumal-dumal ang sinapit nito. Agad na naaresto ang mga sospek. Samantalang si Edwin ay hindi nahuli dahil nakauwi na ito ng probinsya. Sa tulong ng maagap na pagkilos ng mga investigador at ng mga pulis ay tuluyang nadakip ang mga sospek at isa-isang sinampahan ng kasong with homicide. Makalipas ang halos 1 taon na pagkakabilanggo, nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya ang mga ito, bagay na labis ikinasama ng loob at ikinalungkot ng pamilya ng biktima. Karumal-dumal ang sinapit ng biktima, ngunit ang salita daw ng piskal ay ipagpasa Diyos na lang nila ang pagkamit ng hustisya. Hindi daw naisip ng ina ng biktima na ang mga kinupkup niya ang tatapos sa masayang buhay ng kanyang mahal na anak na si Angelique. At dyan na nagtatapos ang karumal-dumal na kwento ng paggalaw at pagligpit sa kaawa-awang biktima na si Angelique Charlotte Bulataw. Naway magsilbing aral ito sa inyo, ka-brotherhoods, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang sinapit ng biktimang si Angelique ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po natin lagi ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod
na biktima. So ngayon, lamo na ha. Kayo mga pard, ano ang inyong reaksyon sa videong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ah. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless.